Tumayo po tayo lahat, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos sapagkat tayo po ay darako na po sa pakikinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po'y dadalhin ng ating pumalangmaral at po beloved ordained preacher, Fred Diasis. Praise po. Preacher, God bless you, beloved preacher, Brother Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Marami salamat, malapit Jesus. Sa matamis, banal presensya. Papatunay na kami, mga tunay, mga anak mo, tunay mga lingkod mo. Hallelujah. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Salamat sa pagkilom sa kaligitan. For touching our hearts, O Lord, by the sweet Holy Spirit. Salamat sa paglinisyo sa mga pagawitan, sa mga patutuo, sa mga awitan ng Children's Choir, Adult Choir, Youth and Singers Choir, kita lahat sa awitan ng Jesus, Finance Generation Choir, mga tugtog instrumentalist. Sa pagbibigay, salamat sa mga anak yung matatapat. Sa pag-aaral salita, mahalap po yung Jesus, kung magpala sa gana, kailo akong magawa. Umasalam ako sa inyo, so nang dalangin aming habal store. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat ng kaaway, paidog of Satan, in the name of Jesus. Demons of the living God, kasal kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praises and glory and honor and power belong to our dearest Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. He's worthy of all the praises of every man. Tayo po nandito, walang iba layunin, kundi sumamba, magpuri sa malapit noon. Kalawan ay ko magbigay ng dubling pag-alang sa ating Mala Pastor, Evangelist Will Distal Almeida, the end time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved son, Pastor Rina Salmeda, our beloved mama, dear, sa kanilang mga beloved children. We're glad once again na kasama natin mga beloved in-laws, natin mga beloved Mr. Vogs. Gandang hapon po. Thank you for coming. And sa lahat po natin mga bisita, mga Wakers viewers, at sa lahat, ating mga mahal kapatiran, maganda maganda hapon po. Palakpakan natin ating mga ito ang hinahanap ng Diyos, sila mahal. Alam po ninyo, hindi po yung mga katedral, simple lang lugar natin, mahal, sa buha. Ang sabi ng Biblia, for where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung nasaan ang Espiritu ng ating mga Pinon, nandun ang kalayaan. Kalayaan saan? Sa problema, kalayaan sa mga panganit, kalayaan sa randaman, sa kahirapan, kalayaan sa mga masamang tao. Because Jesus is power. Where the Spirit of the Lord is, there is power and liberty. Pinagpala kayo. Mahal, kahit na mainit dito, pinagpala ka. Bakit? Nandito ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Very clear in the Word of God. Hindi po tumitingin ang Diyos sa mga gagandang lugar. Although pinapaganda natin, pero marami pang kulang. Pero alam po yung simulang gawain ito. Where, let us recall, where this church began. Sa patutuon natin, mga pastor, saan nagsimula ito? Limang tao lamang nagpupuri sa ilalim ng puno ng Aratiles. Na 1978. Alam mo, ang bubong nila, tulo pa yung nagkukumot, kinukuha na yung kumot para pambubong doon. Then binabato. Ganun lang nagsimulang gawain ito. Pero marino sa Biblia, God always starts with small beginning. Huwag ka malungkot yung humble ang simula mo, sinusubukan ka, dumadaan ka sa makahirapan, do not worry. If that is
the program of God. Ganyan programa ng Diyos. He always starts with small beginning. Pero pag magpatuloy ka, hindi ka mananatiling huli. Hindi ka mananatiling buntot. Itataas! Itataas ka ng Diyos hanggang sa langit, sa buhay na wala hanggang. Nalala ko when almost 40 years ago, doon sa pastoral house sa Barte, maliban yung sa Barte ngayon, bago yan, mayroon pang maliit na pastoral house, nandun kami nagpupuri. Ang kapatiran is about 50 brethren. Araw-araw po, wala kaming pagkain. Pero, hindi sa pagtas ng tao, araw-araw at gabi, nakikita ko man ang pastor, bilabi, assistant pastor, hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating mahal. In praising, there is victory. In praising, there are blessings. Is gusto mo pagpapala, huwag kang tumingin sa mga problema. Magpuri ka sa Diyos na buhay. God is looking for a true worshiper who worships the Father and the Spirit, in the Spirit and in truth. Yan ang hinahanap ng Ama sa langit. Hindi po yung mga gandang katedral, hindi po yung mga matataas na tao. Although marami matataas dito, pero kadalasan ang matataas na mga tao, kaunti lang sa tunay na iglesia ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, yung tunay na sumasamba sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Yung hindi kinahiya ang pagluha, ang pagpupuri. He is confident. Siya'y pinagmamalaki niya na siya dating makasalanan, ngunit ngayon, siya pinalaya, sumasamba sa Diyos na buhay. Ganyan tayo lahat dito. We came from old life, buhay na makasalanan. But when we hear the gospel of Jesus Christ, not with enticing words of wisdom, napakinggan natin ang Ebanghelyo, hindi sa mabubuting salita. For the kingdom of God is not in word, but in power. Kapangyarihan ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Hindi dumating sa atin Ebanghelyo, hindi sa magagandang salita, hindi dumating sa atin. Ngunit dumating sa atin, punong-puno ng kapangyarihan. Naramdaman natin ng Espiritu Santo. Tinanggap natin. Kumaling tayo. Pinago tayo. That is the gospel of Jesus Christ. The power of God unto salvation. Kayo manonood sa inyong mga bahay. Kayo lang doon sa mga magugulong lugar. Dito sa Russia, sa Ukraine. Gusto mo maligtas sa kamatayan, sa magkira. There's only one solution. Believe the gospel of Jesus Christ. Yan ang pag-asa ng mundo, minamahal. The only hope of the nations today and always is the gospel of Jesus Christ. Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pag-asa ng bansa, pag-asa ng mga tao, mga Kristiyano na nalulugmok, mga Kristiyano walang pag-asa. There's still hope. Habang buhay ka, may pag-asa ka. Jesus is the answer for the world today. Isa lang ang tugon, isa lang ang tugunan sa mga tao ngayon. Walang iba, si Jesus Christ and the gospel of Jesus Christ. Di ba ko, Psalms chapter 67 verses 3 up to 7. Kindly read. So, aklat po ng mga awit, kapitulo 67, 3 hanggang 7. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka ng lahat ng mga bayan. O mga tuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa, sapagkat iyong hahatulan ang mga bayan ng karampatan at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa.
Purihin ka ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isinibol ng lupa ang kanyang bunga. Ang Diyos, ang sarili naming Diyos, ay pagpapalain kami. Pagpapalain kami ng Diyos at lahat ng mga wakas ng lupa ay mga katakot sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ating Marapero. Alam niyo yung pagpapalakpak pa lang sa ng ating mga kamay, maraming pagpapalak ang tatanggapin dyan. Written on the Word of God. Dati natin, pinapalapakan natin mga artista, mga kilalang mga tao. Pero yung pinapalakpakan natin nito, higit pa sa mga presidente sa buong mundo. The King of Kings, the Lord of Lords! Diyos na buhay na mga pangyarihan, yan ang pinupuri natin dito. Hindi tao, kundi Diyos na buhay! Hallelujah! Praise the Lord! Ang linaw sa Biblia, sa science, sinamahal, na-discover nila, habang nagpapalakpak daw yung, habang lagi, pag lagi natin pinapalakpak yung kamay natin, discover ng mga scientists, mayroon daw mga benefits sa physical natin. Pag lagi ka nagpapalakpak ng malakas, may mga benefits yung mga toxin, mga sakit, gumagaling daw yan sa magitan ng nagpapalakpak. Amen? Na-discover. Totoo yan. Dahil marami nag-testify nung araw, dito na na-convert, sabi nila, nagpupuri pa lang tayo pag gumagaling na rin sa kanilang sakit. Totoo ang Biblia. Kaya sabi ng Biblia, clap your hands, all you people, shout unto God with a voice of prayer. Bago natin balikan yan, Psalms 47 verse 1 and 2. Awit 47, bago natin tuloy mamaya, 1 and 2. Dito po sa mga awit, kabanatang 27, talata ay 1 hanggang 2. 47 ang talata po ay 1 hanggang 2. And dito po pagkakasabi, O, ipakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan. Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay, sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot. Siya dakilang hari sa buong lupa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Parang mahina yata'y palakpak natin. Diyos, dakilang hari sa buong lupa! Panginoong Diyos sa kataas-taasan! Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang pinupuri natin dito. Ano sabi yan sa verse 1? Ipakpak ninyo ang iyong kamay, ninyong lahat ng mga bayan. Lahat ng mga bayan, inutusan. Buong mundo, lahat ng mga bansa, inutusan ng Diyos. Tingnan mo nga, hindi nagpapalakpak, nagkakagira sila. Ang gulo ng mga utak nila, gusto nila patay dito, patay doon, bomba dito, bomba doon. Bakit? Hindi sila nagpapalakpak eh. They don't know God. Pag alam mo ng Diyos, you have to clap and to praise the Lord. Very clear in the Word of God. Pag nagpupuri ka, walang demonyo, walang bomba, walang satanas na patagumpay laban sa'yo because Jesus inhabits the praises of His people. Nananahan ang Diyos sa papuri ng kanyang bayan. Tumatahan sa habang nagpupuri ka, nandun sa tumatahan sa iyong mga papuri. Ang sinabi ng Biblia, He inhabits the praises of His people. Gumagaling ang sakit mo, mga kaguluhan ng isip natin, kasi may demonyo kasi sa mundo. Ang demonyo, ang ginagawa niya sa mga tao, ay ginugulo ang isip. Inudyukan, kahit Kristiyano na. Minsan inudyukan tayo. Magulo ang isip natin, wala tayong peace of mind. Hindi yan tayo. Demonyo yan, ginugulo tayo. Ang sandata mo, pagpupuri sa mahal na Panginoon. You sing to the Lord. Lahat ng bayan, no? Mamaya, mababasa natin, kung lahat ng bayan na magpupuri, walang mahirap lahat pagpapalakin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Mamaya, mababasa natin yan.
Iba kasi natatamad magpure. Dumarating pagtapos ng pure. Saka na ako, ito nagpupure pa lang naman. Palang naman? Mamaya na ako darating, ito saan, nagpupure pa lang naman. Palang, nilalang mo lang pupupure. Di mo alam, iyan ang pinakamahalaga sa harapan ng Diyos. Amen? Sa Biblia, mababasa mo, ang pinakamahabang aklat sa Biblia ay Book of Psalms, aklat ng pagpupuri. Ilang chapter yan? 150 chapters. Anong ibig sabihin yan? Yan ang pinakamahalaga sa Diyos. The most important thing sa Diyos, hindi yung anong pagkatao mo. Pinakamahalaga sa Kanya, yung marunong ka sumamba at magpuri. Hindi natin kaya ba natin bayaran ang mahal na Panginoon? Can we repay God? Kaya mo ba gantihan ang Diyos sa kanyang kabutihan? Pangalan mo, sinot sa aklat ng buhay? We call from darkness into light. Kali sa kalimat, sa kilagalas, sa liwanag, wala kayong kaya ganti. Magkagawa mo lang, pagpunit ka sa Diyos sa buhay. That is written in the word of God. Yan po nakasulat sa mga nakasulatan. Wala tayong kaya ganti sa kabutihan na malapit. Yung hininga natin, libre yan, hindi binabayaran. Then, pinili tayo ng mahal na Panginoon. Tayo walang pag-asa, walang Diyos dati. Kanya-kanya tayo ng lakad. We are doing our own will. Wala tayong pakialam kung may Diyos ba, kung mayroon bang utos, mayroon bang kalooban ng Diyos. Wala tayong pakialam dyan. But one day, there is a man of God. Preach the gospel with power and authority. We believe the gospel at pinago ang buhay natin. Our names were written in the book of life. Isang sapat batahilan para hindi ka malugmok, hindi ka ma-discourage, magpatuloy ka, magsamba ka, dahil hindi ka tagalupa, tagapagmana ka na ng buhay na wala hangga. Ang mundo na ito patungo sa kawalan. Patungo sa kawalan ang mundo. Pero pinagpala ka na nandito. You are looking for a new heaven and a new earth. Bagong lupa at bagong langit na wala ng karamdaman, wala ng problema, walang patayan, no more blood, no more violence. Everybody is full of love and compassion and righteous. Ngayon maraming kaguluhan, patay dito, patay doon. But the city that we're looking to come into is a city with righteousness, where everybody is full of love and compassion and love and have eternal life forever and ever. We live forever and ever. Huwag natin mahalin ang mundo na ito. Tayo lumalakbay lamang dito, manlalakbay. Pansamantala lamang tayo dito. Ang pinakamalaga sa'yo, maglingkod ka. Kahit na may mga kahirapan, because the way of to heaven is not strewn with roses. The way to heaven is thorny. Ang daan patungo sa langit, hindi po yan nabubulakan ng mga roses. Ang daan patungo sa langit, magkipot, maraming tinik, maraming lubak, pero sigdala, kaligtasan, at buhay na wala hanggang. Tagumpay sa dulo. Pagtitingin ka dito sa mundo, you will be offended. Sa katabi mo, pag tumingin ka, iba man, natingin na lang ang katabi, natisod na. Huwag titingin sa katabi mo. Pwede di mo alam yung katabi mo, anak ng Diyos yan. Wala pa ka natin, wala pa yun. Amen? At ano pa itsura niyan? At ano pa itsura ng ilong yan? Anak ng Diyos pa rin yan. Kaya, love everybody. Kahit sino itsura yan? Wala kang pipiliin because God respects not person. Pare-pareho, pantay-pantay sa Kanya. Kahit sino ka, you are the same with your brother and sister. Ang mahalaga, nandito ka, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Do not look unto man, but look unto God. Looking to Jesus, the author and finisher of our faith. Di ba? Mayroon tayo dito ang kabatiran.
dumating dito, hindi ko na alam magbabangit ng pangalan, may cancer. Gumaling, paglihas dito, gumaling yung cancer. Jesus, the greatest physician. Palakpakan natin yung malapay na, wala ba? Pero kalaunan, nawala din. So mga loved ones, nung gumaling, nandito. Nung nawala yung kapatiran natin, yung mga loved ones, asawa, anak, nawala din. What does it mean? Bakit sila nawala din? Isa lang ibig sabihin yan. Natiso sila, bakit namatay yung kanilang kamag-anak o father? Bakit? Lahat ba? Bakit? Mayroon ba forever sa mundo? Mayroon ba? Sabi ng Biblia, it is appointed unto man wants to die, but after this, the judgment. Sina nanay, Cora, nanay Cora, nandito sila. Si tatay, mga kapatid, kamag-anak. Nandito, taas ng kamay. From Santa Maria, Bulacan. Matindi ang pagsubok niya, minamahal. Madudurog ang puso mo pag narinig mo ang pagsubok nila. Bagong-bago sila dito. Ang kanilang anak na Siman, umuwi dito, nakakabaong na. Isa kami sa nagpunta doon sa Puninaria. Pagbukas, bulok ng katawan. Napakabaho. Ang expectation ko, sabi ko, baka hindi sila magpatuloy. Pero ako'y tuwang-tuwa. That was 1 year or 2 years ago. Pero sila, hindi po tumigil, nagpatuloy. Jesus is God. Whether by life or death, power and continue serving the Lord. Yan ang tunay na lang Diyos. Genuine yung palapalataya. Hindi ka tumitigil sa mapagsubok. Ang tinitingnan mo, kaligtasan, plus buhay na wala hanggan. Malalim ang kanilang pagkakilala sa malapay noon. Meron naman iba, kinuha kilang loved ones, hindi siya nagpatuloy. Sa Biblia, everybody is appointed to die. Ang pinaka-importante, bago ka mawala sa mundo, naniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pinakamahalaga. Natisod ka dahil nawala. Natisod ka dahil nawala ang pagpapala mo. Parang, iba, bakit naghirap ako, natisod ka? Di mo ba alam ang ganti mo sa langit? Sa Biblia, inabahan, hindi kaya banggitin, hindi kaya paliwanag ng tao ang gantimpala naghihintay doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabi dyan, ano sabi dyan? Ituloy natin, 47 verse 1. Magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Tinig ng pagtatagumpay. Amen? God bless you, Sister Judy. Kasama natin, Sister Judy Noel. Taas ang kamay, nandyan. Kasama natin. Matagal natin kapatiran, pero medyo nawala sila bakasyon. Anak po yan ng Coronel. Colonel Noel. Nandito, kasama natin, nagpupuri sa Diyos na buhay. Alam mo, pag pinili ka ng mahal na Panginoon, kaysa ka magpunta isang araw, ibabalik ka ng ating mahal na Panginoon. Why? You have been chosen by God. Sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. I have chosen you to bring forth fruits, and that your fruit should remain. Pinili ko kayo para hindi kayong pumili sa akin, akong pumili sa inyo. At pinili ko kayo para kayo ay magbunga. At ang gusto ko, ang iyong bunga ay manatili. Amen? Kaya pag pinili tayo, kahit anong gagawin natin, ibabalik at ibabalik ka. Huwag tayong mag-alala sa mga kamag-anak natin. Kaya ng Diyos iligtas yan. Basta tayo nandito nagpupuri sa ating Malapino. Araw at gabi. Amen? Kahit pang kamag-anak ko na sa impirno yan, sabi ng mga pastor, pag naglilingkod ka ng totoo, kaya yan, ihaon,
iahon ng Diyos sa impero. Malinaw sa Biblia. Dahil sa Biblia, for in God, nothing is impossible. Wala imposible sa Kanya. Maglingkod ka lang ng matuwid. Lagi ka lang sumamba. Lahat ng kamag-anak mo, pangako ng Diyos yan, ililigtas yan ng ating mahal na Panginoon. Sina Nanay Cora, tatay nandito, mga labos, mga kapatid. Grabe, napakasakit nangyari. Sorry po na binabanggit ko, alam ko masakit para sa inyo. Pero sinasabi ko lang, para encouragement sa iba, mabigat ang dinaanan nila, and yet, hindi sila tumigil, nandito sila, tuwing gawain kasama natin. Pero mo, anak mo, nag-umpisa pa lang mag-work as a seaman sa barko, nung iuwi ay bangkay na. Napakasakit. Pero hindi sila tumingin sa sitwasyon. Nagpasalamat sila na nakilala nila ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinagpala ka. Hindi lahat ay binigyan ng pagkakataon makakilala sa Kanya. Pinili ka. Pinagpala ka. Ang dami ngayon napapahamak. Hindi man tayo masaya. Malungkot tayo. Many are dying in the war today. In Russia and in Ukraine. Many are dying children. Mga matanda adults are dying. Soldiers are dying. Pero ikaw, meron kang katiyakan. Meron kang buhay na walang hanggan. Pinagpala ka ng Diyos. Yan lang na bagay. Masayang-masaya ka na. Dahil, sabi ng Biblia, lahat ng tao, no one can get out of this world alive. Everyone has to die. But, the most important thing, before you go back to where you came from the dust, before you go back, you hear the gospel and believe the gospel. Hallelujah! Amen? Yan ang mahalaga. Yan ang wise. Yan ang matalino. Hindi tumitingin sa mga situation sa mundo ang tinitingnan, kaligtasan at buhay na wala hanggan. Ako, nasubukan ko na rin naman lamig eh. Oh, nasubukan ko naman lamig. I sometimes fall into some sin. Pero wala nangyari sa akin. Muntik ako mamatay. Sabi ko, pag pinili ka pala, wala ka magagawa, kundi bumalik sa ating mahal na Panginoon. Mahal pala tayo ng Diyos na mahal. Ayaw na mawalay tayo. Amen? Ang dami kong dinaanan, nakahirapan, kamatayan, napakadami, mga panganib, napakadami. Ganun pala pag nanglupay-pay ka. Bibigat mga problema, hindi mo na kaya. But when I go back to the Lord, parang pinahid lahat ang mga problema. At ibinalik yung kagalakan, kapayapaan. Ibinalik ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na espiritu kasi, yan ang nagpapagalak sa atin. Amen? Inagbigay sa atin ng peace of mind, faith, love, gentleness, goodness, mga bunga ng Espiritu Santo. Kung wala, yan ang nagpapaligaya sa atin na mahal. Yan ang bigay sa atin ng encouragement para tayo hindi malugmok. Kung malugmok man tayo, bumabangon tayo. Why? Because the Holy Spirit is in us. Amen? Magsiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Magpuri tayo na malakas. Yan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Anong sabi ng webcast viewers na nanonood sa atin? Brother Cheron Bell. Ano ito kong pangapilido? Manawat. Lagi nanonood sa atin from Extreme North. Sa Benguet yata siya o sa La Union. Lagi nun sa atin. Ano sabi niya? Nung isang linggo, sabi niya, habang umaawit ang choir, sabi niya, kitang-kita ko sa webcast ninyo, ang dami anghel dito, umaawit, sumasabay sa choir. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Grabe raw. Sabi niya, nagtitremble ako sa bahay. Kitang-kita ko, the angels sing with the choir. Kitang-kita niya nagpupuri. Ibig sabihin, lugod na lugod ang mahal na Panginoon habang nagpupuri tayo sa Kanya. Amen? What a great blessing to be here in the true church of Jesus Christ. Headed by a true man of God, Ate Malabstor, beloved family. Ilmahan,
Kaya, tunay tayo pinagpala. Kaya, magsihaw tayo palagi sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Hindi tayo talunan. We are victorious in the name of Jesus. We are victorious. You are victorious. Ano sabi ni Pablo? We are more than conqueror in Christ Jesus. You are more than conqueror. Higit ka pa raw sa mga conqueror. Sino mga conqueror sa history? One of the conquerors in history is Alexander the Great. Ha? Marami siyang nalupig na mga bansa. The third universal king, the third emperor all over the world sa history is Alexander the Great. Maliit na tao, napakatapang. He conquered almost all of Europe. Lahat siya na-conquer, natalo sa digmaan. But Alexander the Great died as a drunkard. Namatay sa conqueror, namatay bilang lasenggo. Marami siyang tinalo na bansa, pero ang sarili niya, hindi niya kaya talunan. Pinagpala ka. Kaya sabi ng Biblia, mahigit ka pa sa conqueror. Bakit? Talo mo ang kahinaan mo. Nababago ka. Napaglalabanan mo ang mga pagsubok. You are more than conqueror in Christ Jesus. Ganyan ang mga anak ng Diyos. We are more than conqueror. You do not believe the lies of the enemy. Sabi ng kaaway, ah, wala ka. Mahina ka. Huwag ka lang manalangin eh. Wala ka eh. Puro ka lang pagsubok eh. Hindi ka nga gumagaling eh. Hindi ka nga pinagpapala. Huwag ka dyan. That is the big lie of the devil. Do not believe the devil. Believe the word of God. You are more than conqueror in Christ Jesus. Kasi dalawa yung power na lalaban dito sa mundo eh. There are two powers that fight each other. The good and the evil. Amen? Sabi ng evil, girahin mo yan! Evil yan. Demonyo yan. Sabi ng Diyos, makipagkapayapaan ka. Love your enemies. Palakpakan natin, malapayin ako. Amen? Mahalin mo ang kaaway mo. Pag nagugutom ng kaaway mo, pakainin mo. Diba? Diba? It's written on the word of God. Pag nauuhaw daw ang kaaway mo, painumin mo. Iba. Isa, baliktad tayo. Ay, ito. Nakakainis ang mukha nito. Huwag mo nga bigyan ng pagkain yan. That is contrary to the word of God. Sa Biblia, love your enemies. Malapagan natin, malapagan nun. Diba? Sinaktan ako nito eh. Sinaktan ako eh. Gagantihan ko to. No. Love your enemies. Do good to them that hurt you. Do good to them who... Salamin nyo na yung makapal. Kala nyo yung garapon, kilala nyo. O, oh, namalit pa ako sa probinsya, nilagyan tinapay, garapon. Makapal na ano yun, na glass, may takip. Nilagyan ng tinapay yung sa mga nagtitinda. Yun ang ibinato, tinapay. Ang lino sa masalatan, verse 2. Chance, 47, verse 2. Sabagkat ang Panginoong tastasan ay kakilakilabot. Sa English, terrible God. Terrible. Dapat pala tayong magpuri. Dapat pala tayong humiyaw na malakas. Dahil ang Diyos natin, Diyos sa katastasan ay kakilakilabot. Terrible God. Terrible na Diyos. Yung mga nuclear weapon, wala yan. Hindi yan kaya gibain ang power ng Diyos. Jesus is power. Hallelujah. Praise the Lord. More than the power of atomic weapon, more than the atomic bomb, hallelujah, more than the tanks, more than the cannons. Jesus, sabi ng Biblia, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, it shall not come near you. So, kaliwa mo, marami mabubuhal sa kanan mo, marami, pero hindi lalapit sa iyo, dahil ang Diyos ay kasama mo. Amen? Kasama ba natin ang Diyos? Kasama ba natin ang Diyos?
Pag nandito ka sa gawain at sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan, kasama mo ang Diyos na buhay. Pero pag sumasamba tayo sa rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, hindi natin kasama. Di ba? Pag sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan, hindi mo kasama ang Diyos. Pero pag sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan, nagpupuri ka, bumababa ang Espiritu Santo, umiyak ka, you tremble by the power of the Spirit, ibig sabihin yan, kasama mo ang Diyos. Sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Psalms 4:23-24 or John chapter 4:23-24. Siya'y dakilang hari sa buong lupa, ating malapin. Dakilang hari, ha? Okay? John chapter 4, verse 23 and 24. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, kapitulo 4, may talatang 23 hanggang 24. Dato po at dumarating ang oras at gayon nga, nasasambahin ang mga tunay naman ng mga ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Alapaka natin, mahal na Pailo. Amen? 23? Ano sabi dyan? Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ang tunay na mananamba sumasamba sa Diyos Ama sa Espiritu at katotohanan. Kayo nanonood sa bahay, pag may mga Diyos-Diyosan pa niyan sa bahay mo, may San Pablo, San Roque, Santa Mesa, Santo Quiapo, Santa Ines, pag mayroon ka pa niyan, hindi ka sumasamba sa Diyos na buhay. Ang Diyos hindi nakikita, siya'y sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Yan ang hinahanap ng Ama. Amen? Pero, hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba, ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan. 24. Ang sabi diyan? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Espiritu at katotohanan. Spirit and in truth. Espiritu. Pag sinabi Espiritu, hindi nakikita. Amen? Pag sinabi ng Spirit, hindi nakikita. At katotohanan. Dapat totoo ang pagsamba natin. We worship the Lord in truth. Totoo ang puso natin. Amen? Totoo tayong nagsisisi sa ating mga pagkakamali. Inaamin natin ating mga pagkasalanan. That is truth. Because there is no human being that does not commit sin. Sabi ni Solomon, wala raw tao hindi nagkakasala. Everyone commits sins. Pero pag Kristiyano ka na, hindi ka na nakagawa ng kasalanan na mabigat. Amen? At pag nandito ka sa gawain, nililinis ng dugo ng Mahal na Panginoon ang ating mga kasalanan. Amen? Diba, praise the Lord! Espiritu at katotohanan. Spirit and truth. Totoo na pagsamba. Pag totoo ang pagsamba natin, sigurado yan, bababa sa'yo ang banal na Espiritu ng ating Mahal na Panginoon. Amen? Kaya pag sumasamba tayo, tumabi ka doon sa masigasig magpure. Oh, parang panggatong yan eh. Panggatong, tabihin mo yung panggatong, itabi mo yung panggatong sa hindi sumisindi. Pareho silang patay. Hindi sumisindi pareho. Pero yung panggatong, itabi mo sa umapoy, mamaya-maya, yung panggatong, aapoy din yun. Palapakan natin, malapay na. Pag ka tumabi sa kain ng kain, yung mamaya, kumakain ka na rin. Hindi naman masama kumain. Kumain kayo ang gusto nyo. Pero pag panahon ng pagpupuri, huwag mong pabayaan magpure sa Mahal na Panginoon. Amen? Meron mga Kristiyano, anak ng Diyos na bago umalis, kumain. Pagdating, kumain. Kailang beses kumain? Hindi mo masama kumain. Kumain ka ng kumain. Pero siguraduhin mo lang na hindi ka nagkulang sa pagkain sa mga bagay na espiritual.
Pinagpala nga kayo. Nung araw, nung sa Pastoral House, Bivac 1983. Pag sinabi natin, Mama Dear, na may blackboard doon, at after ng puri namin, may blackboard na kasulat, isusulat yung mga kasama sa lamay. Pag ang pangalan namin nakasulat kasama sa lamay, grabing tuwa namin. Ay, kasama kami sa lamay. Thank you, Lord. Alam mo bakit? Walang pagkain sa Pastoral House. Sa lamay, maraming biskwit. Hindi naman taga lamay ang punta namin, yung biskwit. Totoo yan, labahan. Maraming beses ko yan pinapatotoo. Matindi ang pagsubok noon. For how many years dyan sa Pastoral House? Pagkasama kami sa lamay, ako po, grabe yung tuwa namin. Salamat, may kape doon, may biskwit. Pastoral House, umaga, walang umuusok. Tanghali, walang umuusok. Gabi na, wala pa rin umuusok. Yan ang buhay namin for how many years. Pero malakas ang panampalataya natin, mga pastor, bilang naman din, sabi na, mga anak, magtiis lang kayo. Isang araw, magsasawa kayo sa pagpapala. Totoo. Magsasawa kayo. Dati, nanghiram lang kayo ng damit, pati medyas, sinihiram ko lang noon. Kahit butas na medyas, nagsatsagaan ko yan. We back 1983, 84, 85, doon sa Pastoral House. Ganun ang buhay namin. Walang sabon, walang shampoo. Ang shampoo namin doon, kung ano ang sabon namin, ang sabon kasi namin noon, hindi naman mabango, panlaba. Ang pinakamurang sabon noon, 50 centavos, Mr. Clean. Hindi tayo nagpapatalastas, ha? Bawal magpatalastas. Pero yun kasi yung totoo. Ang sabon namin, Mr. Clean, noong araw, that ang presyo noon ay 50 centavos. Yun ang aming panlaba, yun ang pansabon sa katawan, pansabon, pang-shampoo na rin sa ulo. Magkano ang blessing namin isang linggo? Magkano allowance namin? 1 peso. Piso lang. After 1 year, tumaas din, naging 2. Pero ang sabi ng pastor, isang araw, magsasawa kayo. Ang iyong blessing ay dollar. Hallelujah! Makakarating kayo sa ibang bansa. Ipapadala kayo ng mahal na Panginoon sa magitan namin. You will be preaching the word of God in another country. Ang blessing nyo, hindi na peso, dollar na. Nangyari ba? Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Makasama ko sa ibang bansa, ay na magsiuwi. Mabuti ako, mabilis lang ako na uwi. Isang bansa pala narating ko. Siguro kung hindi nag-pandemic, baka nakaikot ako ng daming bansa. Salamat kasi ayaw ko rin sa aeroplano. Takot ako sa aeroplano kasi nung galing kami sa Davao nung araw, muntik na bumagsak ang aeroplano. Sabi ko, kahit kailan, hindi na ako sasakay ng aeroplano. Kaya pala nung nasa airport pala kami sa airport ng Davao, for Manila, Air Philippines, sa sinakyan namin. Nilibre lang ako ng kapatiran. Bakit kinakabahan ako sa airport pa lang? Dibdib ko parang kumakabog. Ano ibig sabihin nito? Hanggang sa pagsakay namin, kumakalabog ang dib ko. Kabangkab ako. Ano kaya ibig sabihin nito? Ginawa ko na nalang nagpuri ako. Yun pala, yung aeroplano, mayroong masamang panahon. Iyang liit na aeroplano, ang lakas ng air pocket. Gumambag sa aeroplano, gumaganon-ganon. Mga pasahero nag-iiyakan. Anong announcement ng piloto? Emergency. Umiilaw na aeroplano. Gumaganon bigla. Iyakan na lahat. Ano ginawa ko? Nagdipa ako sa aeroplano. Nagdipa ang kamay ko. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ko na pinansin. Kung may nakatingin sa akin noon, wala. Mamaya-maya, nawala yung masamang panahon. Buhay ang Diyos. Pero sabi ko, kahit kailan, hindi na ako sasakay ng aeroplano. Grabe ka ba ko? Eh, malalon, sabi ko, ayaw ko nang sumakay. Barko lang ako ng barko. Manila, Mindanao, Cebu, barko lang barko. Naku, barko lang, ilang beses ako binagyo. Bagyo naman. Pero sabi ko, mas ma-okay-okay na to kasi at least marunong ako lumangoy. Yung aeroplano, saan ka pupulutin pag bumagsak yan? Sabi, okay na yung barko. Pag lumubog to, kaya apalagabay ako sa barko, kaya ako na may kasama, ako lang eh. At least, di ako kinagamay, ako lang eh. Marunong tayo lumangoy. Ilang bis ako binagyo, inabagyo, talagang, yung barko, nakatagilid na yan. Yung mga tubig pumapasok na yan. Wala kang makitang lupa, puro dagat. Puro ulan, hangin, napakalakas.
Yung mga tao nagagawa ng life jacket. Kanya-kanya agaw ng life jacket. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Ipag-agawan ako dito, baka sabihin ng marapin, wala akong panampalataya. Hindi ako nakipag-agaw. Tumabi lang ako sa malapit sa life jacket. Hindi ako na kumuha. Nandun lang sa malapit. Kuwates, eh, kung kailangan, dadamputin ko na ito. Pero hindi ako tumitigil sa pagpupore. Pore ako ng pore. Alam niyo na mahal, mamaya-maya, nawala ang bagyo. Buhay ang Diyos. God is our protector. Amen? He is your protector. Bagyo, ulan, gira, COVID, Jesus is your protector. Hallelujah! Pero, dapat sumasamba tayo. Nakarating tayo sa ibang bansa. Imposible! Naglalakad, ate mga pastor, walang pamasahe. Pero sabi nila, isang araw, pagpapalain tayo, iikot sa mundo ang ating blessing dollar. Pwede ng pandemic. Ay, una ko lang puntahan, Hong Kong eh. Ganda pala ng Hong Kong. Sabi ko, hindi akong Kristiyano, hindi ako makakarating dito. Siguro, alam ko lang, Kangkong, hindi Hong Kong. Totoo nga, sinabi ng pastor, ang blessing yung dollar. Bago kami umuwi, yung bulsa namin, puno ng Hong Kong dollar. Buhay ang Diyos, di ba? Medyo trials pa tayo kaunti noon. Pag alis namin sa Pilipinas, punta Hong Kong, may utang kami. 30,000 yata utang namin doon. Hindi ito bago umalis. Bahala naman pinusatin. Sabi sa beloved wife ko, oh, malala, paano pag-uwi natin, may utang tayo. Sabi ng Biblia, unahin mo kayang kaharian, kayang katuwiran, bahala ang Diyos sa'yo. Pag-uwi namin, hindi na kami nanghihi sa kapatiran, hindi rin kami nagparinig. Bawat kumakamay sa amin, mayroong laman yung palad. Hinipuan ng Diyos. Yung binilang namin, yung Hong Kong dollar pag-uwi namin, pinilit namin sa peso, magkano? 50,000 pesos. Magkano ang utang namin? 30,000. May sobra pa. Gaya ng Diyos, magpala. Hallelujah! Amen! Huwag kang mabahala sa kinabukasan mo. Unahin mo lang ang kayang kaharian, ang kayang katwiran, lahat ng mga bagay na yan, idaragdag sa iyo. Totoo ang sinabi ate mga pastor, talagang tunay silang nilangisa ng Diyos. Kung hindi, sa pastoral house, minsan, walang ilaw noong araw eh. Hindi makabayad eh. Walang pagkain sa ilaw. Walang pagkain. Walang kuryente. Sabi ng pastor, huwag kayo mag-alala. Tayo magpatuloy sa pagpupuri at mamalakay lang tayo ng kaluluwa. Isang araw, habulin tayo na maraming pagpapala. Nangyari ba? Kayo, pinag- Hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Okay? Psalms 67, nabasa natin yan kanina. 67 verse 3, 2 3. Lahat mga tuwa at magsiawit sa kasayahan ang mga bansa. Mga tuwa. Ayaw naman natin ng malungkot. Amen ba? Diba? Ayaw naman malungkot. Nimisakit ako eh. May problema ako eh. Matuwa ka. Magpuri ka. Dahil ang Diyos mo ay makapangyarihan. Amen? Sapagkat ang iyong Diyos, sapagkat ang iyong hatulan, ang mga bayan, iyong hatulan ang mga bayan ng karampatan, at iyong pamamahalaan ang mga bansa sa lupa, pamamahalaan mo nga eh. Pag anak ng Diyos, isang araw, mamamahala ka sa mga bansa. Totoo ba yan? Mangyayari ba yan? Malapangan natin, malapay no? Amen?
E paano tayo maghahari? Kaunting problema lang, suko na tayo. Yung mga pagsubok na yan, yan ang stepping stone para matupad ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Very clear in the Word of God. Pag walang pagsubok, the promises will remain promises. Kung gusto mong pagpapala, suungin mo ang mga pagsubok. Talunin mo ang mga trials. Huwag ka magpatalo. Magpatuloy ka. Dahil ang pagsubok, yan ang susi para makamit mo ang maraming pagpapala plus buhay sa piling ng Diyos. Malinaw sa banang sulatan. Very clear. Hindi natin mababasa lahat. Kasunod na gawain, basahin natin lahat. Bago ka pagpalain, God will humiliate you through trials and suffering. Ibababa ka muna ng Diyos bago ka pagpalain. Kaya, pag nanalangin ka ng pagpapala, akala mo pagpapala agad ang darating. Hindi. Pagsubok muna. Pero after the sufferings, katapos na pagsubok, diyan matutupad ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya magsaya ka eh. Magsaya nga tayo eh. Kung gusto mo makapasa sa pagsubok, rejoice. Amen? Ayan o. Oh, mga tuwa at magsiawit sa kasiyahan ang mga bansa. Mga tuwa eh. Magsiawit ng kasiyahan. Five. Masabi dyan. Purihin ka ng mga bayan o Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Purihin daw. Dapat tayo walang tuturo sa mga bayan para magpuri. Amen ba? Yung inyong mga speaker sa bahay, ilabasin nyo. Iharap nyo sa mga kapitbahay nyo. Tingnan ko lang kung hindi kayo batuhin. Eh, ganun nangyari sa atin yan eh. Nung araw, lakas ng pagsubok natin. Nung araw, lakas ng puri natin. Kung maghapon, walang tigil ang bato. Pero sabi na pastor, huwag tayong tumigil, pagsubok lang yan. Hallelujah! Amen! Pag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, nagagalit ang devil. Kahadlangan ka. Pero pag hindi ka titigil, tatakbo ang devil. Para pa nga natin mahal na Panginoon. Amen? Malinaw sa Biblia. Resist the devil and the devil will flee from you. Labanan mo ang demonyo at siya'y tatakbo sa iyo. May nambabato? May tumigil na tayo. May nambabato? Ah, wala. Lalong dadami ang demonyo. May nambabato? Magpuri ka naman lang! Hallelujah! Praise the Lord! Mamaya, titigil na yan. Bakit? Nagtalo mo. Bakit? Hindi ka nagpatalo. Malinaw yan. Hindi ako may sabi yan. Sinabi na ba ang sulatan? Sinabi natin, mga pastor, for how many times? At mga pastor, model natin kasi sila talaga nagtagumpay sa paglilingkod. Nakamit lahat ng pamapala. Nansal, material, spiritual. Bakit? Hindi tumigil eh. Dati naglalakad. Wala nga pamasay, wala nga pagkain. Hindi nga papaaral ang anak eh. Pero hindi, nagpatuloy, binuhusan ng Diyos ng saganang pagpapala. Hindi diretso ang pagpapala, ang paglilingkod sa malapinon, hindi diretso. Unti-unti. Ngayon, kung mainipin tayo, you can never receive the full blessing of God. Pag mainipin tayo, 5 taon na ako, bakit hindi pa ako pinapapala? 5 taon pala eh. Malapastor nga, 15 anyos na eh. Naglalakad pa eh. Naglalakad pa rin eh. Sa Biblia, ilan taon bago ka pagpalain? Yan, magandang tanong. Ilan taon bago ka pagpalain? Sa Biblia, mayroon mga halimbawa bago pinagpala. Si Job, bago binigyan ng dubling pagpapala, ilan taon siya sinubukan? Ilan taon sinubukan? Hindi natin basahin na kasi wala tayong time. 18 years, 18 taon trial si Job. May sakit, ang sugat mula ulo hanggang talampakan. May mga uod. Ilang taon yan? 18 years. 18? Iba. Malapay. 2 buwan ako. Kunin mo na lang ako. Kunin daw. 2 buwan pa lang pagsubok.
Si Job, 18 years. Sabi ng asawa, Job, sumpain mo lang ang Diyos mo. Sobra ng kahirapan mo. Sumpain mo lang ang Diyos mo. Bakit tapat ka pa din? Para mamatay ka na. Para maibsa na ang iyong kahirapan. Curse God and die. Anong sagot ni Job? Ikaw na hangal na babae. Hangal. Ayan. Hangal. Marunong ka lang ba magpasalamat at magpuri kung mabubuti ang nangyayari sa iyo? Kung masama ba, hindi ka na magpupuri? Walang pagka natin, wala pa iyo. Ganyan ang mga matuwid. Ganyan ang may panampalataya. Masama, mabuti, pareho lang sumasamba sa Diyos na buhay. Ganyan ang mga tagalangit. Ganyan ang mga pinagpapala. Hallelujah. Oh, naghirap si Job. Inuod ang katawan, 18 years. Nahulog ang mga uod, binabalik ni Job. Sabi ni Job, ang naglagay sa iyong Diyos, siya rin mag-aalis. Grabe na commitment. Grabe na integrity. Tinding katapatan. Ang tawag dyan, righteous. Talagang matuwid. Level up ang pagkamatuwid. Kaya yung after 18 years, ano nangyari? Yung nawala ni Job, dinubli ng Diyos. Ilang taon sa nabuhay after his sickness, Job lived 120 years. Palakpakan natin, malapit. What is 18 years of sickness in comparison of 120 years na kagalakan at pagpapala? Kaya anak ng Diyos, tiisin mo lang. Matiisin ka lang. Kahit nasasaktan ka na, kahit umiyak ka na, nararamdam ka na, tiisin mo lang, magpuri ka lang. Isang araw, buhulugan ka ng saganang pagpapala ng ating malapit. God is faithful. Hallelujah. Walang salita na kaya ipaliwanag ang katapatan ng Diyos. Basta tapat ka, tapat din ang Diyos sa iyo. Hallelujah. Purihin ka ng mga bayan o Diyos, purihin ka ng lahat ng mga bayan. Six. Ano sabi dyan? Isinibol ng lupa ang kanyang bunga. Ang Diyos, ang sarili naming Diyos, ay pagpapalain kami. Bakit magpapalain kami? Dahil nagpupuri. Purihin ka, purihin ang bayan. Isinibol ng lupa ang mga bunga. Pati mga pananim mo, pati negosyo mo. Lahat yan, unlad, asin. So bakit nagpupuri ka sa ating mga napay na? Amen? May kakilala ko nung araw, way back 1983-84. Anong tinda niya? Kapatiran natin. Anong tinda niya? Dalawa nakasabit na asin ng 50 centavos. Dalawang tatlong pirasong chichirya nakasabit sa bintana pagbukas. Asin, hindi nga kaya bumili ng itlo kaya asin lang sa chichirya tag 25 centavos. Yun nakasabit. Pero bago magbukas, nagpupuri muna sa ating malapayro. O, ano nangyari? Pagbalik ko, galit pag ang benta, 50,000. Galit! Hallelujah! Amen! Galit, mainit ang ulo. Pag 50,000 lang ang benta ko. Kaninang umaga, tanghali na, 50,000 pa lang. Dati, dalawang asin nakasabit. Ganyan ang Diyos. Pag lagi lang pupuri, pagpapalain ka ng ating malapay. Verse 7. Pagpapalain kami ng Diyos at lahat ng mga wakas ng lupa ay mga tatakot sa Kanya. Ibig sabihin ng takot, gagalang sa Diyos. Dahil nakita, dati naghihikahus ka, ngayon pinagpapala ka, magpupuri sila. They will reverence the Lord. Na totoo palang Diyos mo. Yung patotoo mo, hindi kasunalin yan. Your testimony is true. Kaya huwag ka maghiya magpatotoo. Gayon mga pastor natin. Kaya mga pastor pinagpala. Pag nagpunta sa palengke, tawanan yung mga tao. Nandiyan si Mr. Buto. Buto ang binibili. Kasi walang pambili ng karne. Yung buto na lang. Magkano ang buto? Piso. Sabi ng mga tendera pag pumunta na malapastor, nandun na, diyan si Mr. Buto, dumarating na. Ihanda niya yung mga buto.
Ganyan, binubuli ang ating mga pastor. Pero pagdating mga pastor, ang Diyos ko buhay. Yan ang patuto. Pinagpala ako ng Diyos. Yan, yan ang... Huwag kang tumingin. Tumingin ka sa pananampalataya. Sa malayo ka tumingin. Huwag sa kasalukuyan. Ang binibilibo ito, naglalakad, pinagpapala ako. Oh. O sana yung tumatawa sa kanya, sabi, ayun si Mr. Buto, ngayon, sila buto na lang. Naging buto na lang sila, pero mga pastor, buhay na buhay, pinagpala ng ating mga pastor. Hindi, of course, hindi tayo natutuwa sa mga umuusig sa atin. In fact, ang kutong Kristiyano, pag may umuusig sa'yo, hindi ka nagagalit, pinapanalangin mo sila. Ganyan ang totoong anak ng Diyos. Pagpapalain ang mga nagpupuri. Hindi nauubos ang ating talata. Inamahal. Of course, lagi ka nagpupuri at kailangan mababa ang ating kalooban. One of the elements for us as a Christian to be blessed by our Lord Jesus Christ is for us to become humble. Dapat mayroon tayong humility. Amen ba, inamahal? Palapakan natin, malapay noon. Dapat mababa ating kalooban. Mababa. Ganyan ang malapay noon. Napakababa na malapay noon. Nagpakita ang halimbawa sa atin. Diyos na may likha ng langit at lupa, may trono sa langit, the creator of the heavens and the earth, and yet pumunta sa lupa bilang alipin. Alipin lang. Ito, pinakita ang halimbawa. Kaya dapat ganun tayo. We must become humble. Sabi ng Biblia, humble yourself before the Lord and He will exalt you in due season. Itataas ka sa tamang panahon pag marunong magpakumbaba. Kaya tanong, ilagay sa atin. Kami nung araw, akala niya pagdating sa pastoral eh, ganito na itsura namin, nangangaral kami agad, nakabarong kami agad. Pagdating namin sa pastoral house nung araw, pagdating namin sa pastoral house, tagalinis kami ng mga basahan. Tagalinis ng CR, tagawales, taga-igib ng tubig, taga-hakot ng basura, yan ang trabaho ng sa pastoral house. Araw-araw yan, mula umaga hanggang gabi. Tagalaban ng mga basahan na sobrang dudumi. Maghapon yan. Akala mo, paglaban namin, isang oras, maghapon sa dami ng basahan. Yan ang totoo ng Biblia. Pag nagpakumbaba ka, isang araw, itataas ka ng ating malapay. Amen? Gawain nun, mga bago kami sa pastoral house, ang trabaho namin, ayan, taga-pulot ang mga basura, taga-wales, pag-alis ng kapatiran, taga-kuskus ng mga dumi sa pastoral house. Kasi ang gawain natin sa pastoral house, sa bahay lang, siyempre, pag, lalo na pag maulan, naku, puro putik yung pastoral house. After ng pag-uwi ng kapatiran, ang karabing kuskus sa amin yan. Ilang oras yan. Sinabi ng mga pastor, mayroon mga manager, oh, ito ang duty mo, maghugas ka. Hugas. Sabi, magkalkal ka doon ng mga basura. Kalkal din kami. Walang reklamo. Bakit? Ang ginagawa mo, huwag mo isipin na sa tao mong ginagawa, sa Diyos mo ginagawa. Kaya, yan ang humility. May duty ka, wala. Pareho lang sa'yo. May iba mga Kristiyano, pag hindi na binigyan ng duty, ba, madilim lang mukha. Di ma, maipinta mukha. Bakit hindi ako nilagay ng duty? Hmm? Bakit hindi ako preacher? Bakit hindi ako Bible reader? Bakit hindi ako testimony reader? Bakit ako hindi song leader? Ako yata ito. Ako yata yung magaling. De, sa Biblia, pag mababa ka, ang Diyos ang bahala sa iyo, itataas. Amen? Oh. May duty ka, wala. Binigyan ka ng duty, wala. Pareho lang. Bakit? Hindi ka sa tao naglilingkod, sa Diyos na buhay. Naglilingkod. That is the miracle. Huling talata, minamahal, wala ito oras, kindly, pakihanda natin mga mangawit. Ituloy natin ating pag-aaral sa sunod na gawain, Wednesday o next Sunday. Exodus chapter 4, verse 10 up to 13, wala tayong time. Cosme natin sa Tagalog, ulitin natin, mamaya awitin natin.
Kindly read. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 4, talatang 10 hanggang 13. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. At sinabi sa kanilang Panginoon, Sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o ng bingi? O may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga'y yumaon ka, at ako'y sasa iyong bibig, at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Sa 13, at kanyang sinabi, O Panginoon, magsugo ka, isinasamo ko sa iyo sa pamamagitan ng kamay niyaong iyong susuguin. Amen. Blessed praise the Lord. Moses, ha, si Moses siya. Sino si Moses? Prinsipe ng Egypt. Tagapagmana ng trono. Someday, he will become a king in Egypt. Hindi basta-basta si Moses. Magiging hari ng Egypt kasi prinsipe siya. Egypt is the, at that time, is the most advanced, most wealthy empire in the world. Yun, si Moses magiging hari. Pero nung nalaman ni Moses na hindi sa Egyptyo, siya ay Hutyo, tinanggihan ang trono ng Egypt. Palapakan natin, malapayro. What a lesson for us today. Tinanggihan, nalaman niya, hindi pala ako Egyptyo. Ay, ayaw ko yan. Di bali na ako'y mahirap lang. Ayaw ko lang maging Egyptyo dahil masasama ang mga tao na yan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang nasamay ni Moses. Diba? Aral sa atin. Di bali na simple lang ang buhay natin. Basta nasa kamay ka ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Inamahal? Yung simple na yan, kaya gawin marangya ng Diyos yan. Basta nagpapatuloy ka maglingkod sa ating manapin. Diba? Yung dalawang isda, tatlong tinapay, ilan na nakakain? 5,000 mga lalaki. Almost 15,000 women and men and children ang kumain. Ilang tinapay? Tatlo lang at saka dalawang piraso isda. Ganon ang Diyos. He can multiply. Basta ikaw ay umiibig sa Kanya ng totoo. Kaya i-multiply ang iyong buhay. Kaya kapagpalain ng ating manapin. Iniwanan ni Moses at sinubukan sa ilang. Isang araw sabi ng Diyos, Halika Moses, susuguin kita. Iligtas mo ang aking bayan sa Egypt sapagkat sila'y naghihirap. Ang sabi ng binasa natin, And who am I, Lord? Sino ako para suguin mo? Hindi ako marunong magsalita. I cannot speak in front of King Pharaoh of Egypt. Ganyan kahumble si Moses. Pero prinsipe yan. Kung tayo pa yung masabi, ako, Lord, ako. Graduate yata ako sa ano. Ako na, suguin mo. Di ba? Pero si Moses, di ba? He is so humble. Kaya nga siya, ginamit, tinagpala ng ating manapin. So, yan ang aral sa atin. Mababa tayo, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Pinagpala kayo sabagat lahat tayo ay may mababang kalooban. Hindi ka makakarating dito kung wala kang mababang kalooban. Pinagpala tayo ng ating malapainong. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Napakatapat ng ating malapainong. He never changes. Di siya nagbabago. Minsan tayo nagbabago. But the Lord never changes. Minsan, tinalikuran natin. But when we come back, hindi nagsasarang kayang kamay. Lagi nakabukas. Ganyan tayo pinagpala sa tunay na gawain ng Lord. Kaya may susukli natin, magpuri lamang tayo sa Kanya. Hindi tayo pinabayaan. Minsan, tayo nagkukulang. Pero ang Diyos, nandyan pa rin. Hindi tayo pinababayaan. Ganyan, kasagana ang biyaya ng ating marapiro. Bago sa bumalik, tayo ay pinaginawang handa para sumalubong sa ating marapiro. Ganyan kabait, hindi natin kaya bayaran. Ang ating lamang magagawa, magpuri
anong nasa atin, ialay natin. Anong magagawa natin para sa Kanya, gawin natin. Then, yung binigay sa atin, priceless. Hindi natin kaya bayaran. As we sing, Cosme natin sa Tagalog, hallelujah. Abang tayo maawit, minsan natin papurihan ating Marapailong. Sa mga webcast viewers, lumapit kayo sa ating Marapailong. Sa mga baguhan, mga may sakit, may problema, come to our dearest Jesus. He will bless you, heal your sickness and diseases. Hallelujah. Bagamat may mga sakripisyong paglilingkod, ngunit ang katimpala, hindi matutularan. May mga pagsubok minsan, but the blessings are incomparable. Purihin natin. Ating Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tubig ko'y kanya, tuwis pusong iyalay, upang ako'y gamitin niya. Iyalatong sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang natatanging magsisisi tayo sa ating mga pagkukulang sa ating mga pagkukulang. Ang buhay ko ay hawak mo, O Diyos, ito'y galing sa'yo. Ano man ang nais mo, ito'y susunin ko. Kahit ano ang gilis mo, sabihin niyo, malapay ng patawarin pato sa ating mga kasalanan. Gusto ko maglingkod sa iyo na totoo. Yeah, I'm
Huwag ka na magatubili, minamahal. Ihantong mo na lahat. Ialay mo na lahat sa mga Panginoon. Ay, yung puso, bigay mo na. Si naghihintay sa iyo. The Lord is waiting to enter your hearts today. Inagpala kayo, inagpala tayo, nakasumpong tayo ng katotohanan. Kahit na may pagsubok ng dito ka, inagpala ka ng Diyos na buhay. Napakasarap magpuri sa pampa sa ating mahal na Panginoon. Habang tinatawagan ko ating Balabi at Preacher, Brother Mark naman, para tanggapin yung mahal na Panginoon at sa prayer for the sick, that Preacher Brother Noel. And God bless you po sa ating Balabi at Preacher. Praise the Lord. Pinagpala po kayong lubos para po sa aming mga minamahal na bisita. Pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon dahil yung inyo pong natamo sa araw na ito higit pa sa kayamanan. Yung inyo pong natamo ang salita ng Diyos po ay tunay. Kapag sinabi ng mahal na Panginoon na kaya niyang ayusin ang inyong buhay, gagawin po yan ang mahal na Panginoon. Kaya pong pagalingin ng Diyos ang inyong karamdaman. Miski ang inyo pong mga problema ay kaya pong lutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga oras na ito, ang kinakailangan lamang po ninyong gawin ay manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Narinig niyo po ang mga patotoo kanina ng ating mga kapatiran. Lahat po yan ay totoo, mga minamahal naming bisita. Kung paano sila pinagaling sa kanilang mga karamdaman, kung paano binago ang kanilang buhay, nilutas ang kanilang mga problema, pinagpalang lubos nang sila'y maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po ay magagalap din sa inyong buhay. Kinakailangan lamang po maghanap ninyo ang apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay pananampalataya. Pananampalataya po sa mabuting balita o yung gospel na sinasabi ng ating namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating lahat. Dapat po nating sampalatayanan niya na iisa lang ang Diyos, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pangalawa, kinakailangan po natin magsisi. Ang sabi po ng Biblia, Roma 6:28, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sabi rin ng Biblia, walang tao matuwid ni isa, lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kailangan natin gawin ay pagsisihan po ang ating mga kasalanan. Kahit ano po ang nagawa niyong kasalanan, kahit gaano kabigat, gaano kalaki ang nagawa niyong kasalanan, kaya pong patawarin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag napatawad po ang ating mga kasalanan, mga minamahal, diyan po makakakilos ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. At kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos, kinakailangan niyong maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia,
At pangatlo po ay yung tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus Kristo. Na tayo po ay ilulubog sa tubig ang ating buong pagkatao. At pag-ahon po natin, na ilibing na yung ating lumang pagkatao, na iwan doon sa tubig yung ating makasalanang buhay. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians 5:17, kapag ang tao ay nasa Diyos na siya, ay bagong nilalang na. Ibig sabihin po, lahat ng kasalanan natin, pinatawad na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bautismo pa lamang, maaari na pong gumaling ang inyong karamdaman. Sa bautismo pa lamang, maaari na pong lutasin ng Diyos ang inyong mga problema. Bakit? Napatawad ng Diyos ang inyong mga kasalanan. At ang pang-apat po ay yung tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. Nakita niyo po yung mga umiiyak kanina, nanginginig, nagtitremble, hindi po yan pag-iyak ng kalungkutan. Yan po ay iyak ng kagalakan. Sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos nagpapatunay na ikaw ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ganoon kami kagalak, ganoon kami kaligaya, mga minamahal po naming bisita. Kaya sa mga oras na ito, gagawin po natin ang una at ang pangalawa, ang pagsisisi at pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kumari po lamang itaas ninyo po ang inyong kamay bilang pagsuko sa ating mahal na Panginoon, pagbabakumbaba at sundin niyo po ang mga katagang aking sasabihin. Amang banal, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ulat na langin ng aming mahal, minamahal at ginagalaman ng Pastor Wilde Estrada Almeda, mahal na Panginoon, maraming maraming salamat sa iyong banal na ebanghelyo na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, maraming maraming salamat at ako'y dinala mo sa tunay na pananagawain. Mahal na Panginoon, humihingi hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, dumarami sa kasalanan. Iligtas mo ako sa apoy ng impyerno, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pakibaba po ang inyong mga kamay. Kami po ang manalangin para sa inyo. Nagkilat mapagpalang ang Diyos na makapanin sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ngunit panalangin ng aming minamahal, ginagalaman ng Pastor, mahal na Panginoon, minsan ang pakahabagan mo po ang mga kaluluwang lumapit sa imbarbahan at tumanggap at nanampalataya sa mga oras ito. Mahal na Panginoon, kumilos ka sa kanilang buhay, mag-usap ka, patunayan mo na ikaw ay buhay at tunay na Diyos sa banal na ministeryong ito. Gawin mo silang mga tunay na Kristiyano hanggang sa huli at muli mong pagbabalik sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Para po lubusan po makakilos ang Diyos sa ating buhay, huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito. Ang pangalan ni Jesucristo, yan ay pagsakatuparan lamang ng isinulat ng Biblia. Dahil sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, yun lamang po ang paraan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Unang hakbang upang makakilos ang Diyos sa inyong buhay. God bless you po sa aming mga mahal na bisita. Huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagpabautismo. Tayo po mga minamahal ay darako sa ating pong mass healing mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos nang tinaganap ang mga banal na kalooban ng Diyos, pagkatapos mong nadama ang banal na presensya ng Diyos, isang tiyak na bagay may katugunan sa ating mga kahilingan at panalangin sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras ito, mga minamahal, sa lahat ng may karamdaman, anumang uri yan ang karamdaman, ipatong mo ang iyong kamay sa ulo, ang isang kamay sa ulo, at ang isang kamay ilagay mo doon sa parte ng katawan mo na meron kang nararamdaman. Isipin mo ang ating mahal na pastor, ang nanalangin, naglayhan sa ating pangangailangan. Sabay-sabay tayong dumalangin, mga minamahal. Dakilat mapagpalang ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalaman na Pastor Wilde Estrada Almeda, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman sa aming mga physical pangatawan. Upot, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, Omicron variant,
demonian, cast out right now in the name of Jesus. Be healed, be healed in the mighty name of Jesus. Demonian mga problema, pagsubok, kahirapan, pag-alinlangan, kawalan ng pananampalataya, lumayas ka sa mga pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Demonian mga kahinaan, lumayas kay lahat sa pangalan ni Jesus. Cast out. Be blessed in the mighty name of dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa lahat ng nananampalataya na tinanggap mo na ang katugunan sa panalangin mo, sa kailingin mo, sumigaw tayo ng malakas. Pinagpalang lubos sa araw ito, mga minamahal, dahil purong-purong salita ng Diyos ang ating napakinggan sa araw na ito na talagang nagpalakas po ng ating mga pananampalataya. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal.